naniniwala din sa Biblia eh. Pero, naniniwala sa tradisyon. Kaya na, ito eh, binalot ng tradisyon yung Biblia. Hindi pa rin, hindi pinaniniwalaan yung Biblia, mas pinaniniwalaan, mas naniniwala sila sa tradisyon, sa utos ng Diyos, sa utos ng tao. O anak, pagka pumunta ka ng gubat, nakakita nung malaking, yung sabi nila doon sa puso, magtabi-tabi ka. May nungis sa puso ka. Hindi na, nung lately, binuksan ko yung umbok na yon, bahay ko pala ng anay. At walang nuno sa puso. So, utos ng tao na hanggang sa panahon natin ngayon, may nuno sa puso dahil ang utos ng mga magulang nung una, kapag pumunta ka sa mga kuba, kung may nuno sa puso, magtabi-tabi ka. Nasa Biblia ba yung nuno sa puso? Wala nang nuno sa puso. So, ang nakatatak sa isip ng tao ay yung tradisyon, yung utos ng tao. Nang sabi dyan, tatapuan mo lang kabulan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos. Huh? Mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Oh, kasi nilisan na talaga yung utos ng Diyos kasi mas tinusunod nila. Tabi-tabi po. Ganun yan sa pag nasa lalo na pag madilim na. Yun yun. Sino may utos nun? Tao! Ang sabi nito, tatapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So, ito, muli, balikan ko po, no, sa 7, yung tukso, yung paniniwala ko sa, tukso sa paniniwala. Ang mas paniniwala po natin is yung Bible kaysa sa tradisyon. Ano po? Dahil, kung tayo po ay maniniwala sa tradisyon, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos ayon sa banal na kasulatan. Ang dapat natin sundin ay ang Biblia. Nakalagay pa sa banal na kasulatan na dapat natin sundin ang lahat ng utos dito sa Biblia. Ang sabi ng Matthew 28 verse 20 na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sino nagutos doon? Sino nagsasalita roon? Ang ating Panginoon si Kristo bago siya umakyat sa langit. Dito yon sa panahon na yun dito. Yung time na yun, sinabi niya, bago siya umakyat sa langit. Ang kwento ng pag-akyat ng ating Panginoon si Kristo sa langit ay nasa 1 Corinthians. 1 Corinthians 1:11. Papayaw pa lang. Nakakamang na ito eh. Sa ito yung chance ko lang. Yan. Hindi ko makita. Dapat po tayo dito sa aking napaksa. Tayo po ay sa utos ng Diyos maniniwala, hindi sa utos ng tao. Ang sabi po dito, kung sa utos ng tao tayo maniniwala, tatapuan ko walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng utos ng mga tao. Bilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So, dapat yes. Oh, yeah. Ano yung nakalimbo? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig
Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yes, salamat po. Tama po yun. Ang tao, kung bakit tayo nandito upang sumunod at matakot sa Diyos. Wala nang iba. Kaya tayo nilalang upang gumawa ng mabuti. Pero remember eh, sa Ecclesiastes 12 verse 3 at 3:12. Yun po yung tao, kaya nilalang ng Diyos. Matakot at sumunod sa kanyang mga utos. So, ang tao po ay dapat maniwala sa Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. 2 Timothy 3:15-16 and 1 Thessalonians 5:2-13. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Na kung sa utos ng tao tayo maniniwala, sa mga salit-saling sabi, sa mga tradisyon, ay ang sabi dito, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. So, sa madaling sabi, wala tayong ibang susundin, kundi ang banal na kasulatan. Alisin na natin yung mga tradisyon ng mundo ito. Dahil kung nananatili tayo sa tradisyon ito, naniniwala tayo sa mga kapre nung una, naniniwala tayo sa mga luno sa puso, naniniwala tayo sa mga white lady, walang kaguluhan ang pagsamba ninyo sa ating wika ng Diyos na makapangyarihan sa mga. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-salit sabi ng mga tao. Kung dahil nga, sa tao tayo nananali, wala ka sa Biblia. Ang sabi dun sa Proverbs, Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Sa Diyos tayo mananali. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manali sa iyong sariling kaunawaan. Sa iyong nalis. Huwag kang magpakapatas sa iyong sariling kaunawaan. Saan tayo magtitiwala? Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga laban. Sa lahat ng desisyon mo sa buhay, kilalanin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kanyang ituturo ang iyong mga landas. So saan tayo magtitiwala? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kang magpakabantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. So, gaya ng sinabi sa Mark 7, huwag tayong mag-rely sa ating mga sariling knowledge dahil possible na pwede tayong maligawan. Tumiwala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya tayo manalig at sumali. Tukso sa pananampalataya. Nung inaral ko yung book of Job, naalala ko yung paksan, Brother Carter. Napakahirap yung dinaanan ni Job. Si Job po ay isang matuwid na tao. Perfect. Kumbaga. Siya, parang pwede natin sabihin na kung sino pa yung nasa church, parang siya pa yung napakaraming mga pagsubok sa buhay. Pwede natin sabihin yun na gano'n. Kung kailan pang naglingkod ako sa Diyos, bakit parang inukulan ako ng mga pagsubok, ng mga trials sa buhay. Nung tinukso ni Satanas, si Job, perfect po itong tao ko eh. Nasabi po dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaki niya ko ay sakdal at matuwid. Matindi to. At natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Kung sino pa yung natatakot sa Diyos at humihiwalay sa lahat ng kasamaan? Yung pagsubok. Napakatindi. Ang sabi dito sa tutor,